Thank you, sir. Maganda po yung topic natin. Maganda ang ating speech, yung video, dalawang klase, isang ano bang tawag mo doon, isang thought provoking, yung isa naman parang good news, hope, which gives us hope that there is a good future for not only our OFWs but for all of us. Ang una ko pong tanong doon po sa video natin na napakita natin yung mga yung mga inaabuso, pinahirapan. Mm-hmm. Lahat po ba yun ay natulungan na po? Either ng show ninyo or ng inyong foundation or ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas? Lahat po doon, nakita niyo sa video, yung po yung mga biktima ng pang-abuso, physical and sexual na napauwi po natin. Unfortunately, some of them preferred not to file a case against their perpetrators. Kasi nga po dapat ang patakaran niyan, kapag ikaw ay naray palimbawa ng iyong amo doon sa abroad, ikaw po ay magsasapan ng kaso para magbayad yung amo. Ang nangyari kasi, yung ating mga workers, ayaw na nila maabala pa because they really want to go home with their families. So, kagatlabi na lang po na sa Diyos na lamang yung nangyari sa kanila para makauwi na lang. In that case, kami po mismo gumagawa ng paraan na para sila makabalik ng Pilipinas. At pagdating ng Pilipinas, in some cases, binibigyan po namin sila ng hanap buhay para hindi na po sila muling bumalik sa abroad. So, at least salamat po sa news na yan, na at least lahat na yon na nakita natin yung sa video, natulungan na, ang pinaka-minimum na tulong ay at least naalis na sila dun sa abusive situation na kinalalagyan nila at napauwi na sa Pilipinas kasama na ang kanilang pamilya. Tapos may I'm sure may tulong pa po sa inyo pong opisina or sa foundation. So, thank you for that. Pero ako'y medyo na-worry din ako dun sa nung kayo po yung natanong ni ang ating majority leader on the common problems of OFWs, was it the majority leader or Senator Cayetano, nadagdag niyo po yung they are sold, sinabi niyo po eh. Yes. Alam ko rin yun, meron na rin nakikwento sa akin noon eh, na they are sold. So, meron ba tayong mga missing na mga kababayan na registered no OFW now missing because hindi na natin alam, because when you are sold you are not, that is not registered anymore. So yun. So meron ba tayong sitwasyon po na ganyan? Do we have any idea of how many of our OFWs are sold, have been sold, and how many have been recovered and some are no longer accounted for? So far, we don't have that record, Madam President, Mr. President, and Senator Coco Pimentel. Kasi ang nangyari po, kapag sila po ibinenta sa isang amo, from one amo to another, kuminsan up to tatlong amo, pag pinagsawaan na po siya, siya po ibinabalik din doon sa original amo. And then yung original amo kasi tinatawagan ng counterpart at isinosurrender din later on. Matapos po siyang pagsawaan na para bang basahan, matapos po siyang magasgas at hindi na siya kailangan, pagod na, matanda na yung ating OFW, matanda meaning sobra na pong gasgas yung kanyang pagtatrabaho, hindi niya na kaya, then pinababalik din po siya sa kanyang dating amo at yung dating amo ibinabalik siya sa counterpart agency para madala sa embahada natin. Okay, that is a humane ending to a bad and sad story. Pero I am sure hindi lahat ganyan ang ending. So, kung pwede pa, kung ito po bang bago natin departamento, ay pwede po bang masuggest na ipursu itong itong nakalista ko, number 5 na common problems of the OFWs, because sa exchange po natin na nabanggit po yun. So, posible kaya yun na Madam President, Mr. President, that this new department can pursue problem, common problem of our OFWs and document it. Kasi malungkot din po yung ano ha, baka meron tayong mga kababayan dyan na unaccounted for. Ang pamilya, it's either hindi alam na unaccounted for na, or wala rin sila masyadong pakialam na hindi sila nagsasalita o sumisigaw na may missing family member kami.
Is this possible, Mr. President? Yes, Mr. President, that's why time and time again in the past I've been telling this to the authorities na dapat meron tinatawag na constant monitoring. Dapat meron yung monitoring scheme. Kasi ang nangyari po, once na-deploy na po yung OFW sa lugar, say Saudi, at naipasa na po sa kanyang amo, wala na pong monitoring, pinababayaan na po yung ating OFW, bahala ka na dyan kung ano mangyari sa'yo, magtumbabalis ka na sa Bisaya nga, we don't care, total nakuha na namin yung aming placement fee, yung aming kita. Ang akin pong sinasuggest, constant monitoring meaning at least once a month, meron pong tatawag from the agency or from the government. In this case, yung Migrant Workers Office, tatawag po dapat para sabihin, Maria o Petra, kumusta ka na? Anong nangyari dyan? Okay ka pa ba? Para nang sa gayon, dalawa pong impact noon. Una, lalakas po ang loob ng ating mga OFW. And then pangalawa, mapaprotektahan po yung ating mga OFW sa mga darating na karahasan. Kasi in my experience, Senator Pimentel, sa umpisa pa lamang ng pagpapakita ng isang amo na meron siyang balak na abusuin yung ating OFW at nagsusumbong na po siya. Meron po itong insidente. 3 days pa lamang po ata siya doon sa kanyang amo. Itong amo ay nagpapakita na ng hindi maganda sa kanya. So, sinumbong niya po sa kanyang misis po ng amo. Yung misis ng amo, lalo nagalit, hindi niniwala, binugbog pa siya. So, nagsumbong po siya sa agency. Hindi po niniwala ang agency. Sabi, gawa-gawa mo lang yan. Hindi naman gagawin niya ng amo mo dahil napakatino ng amo mo, disente. Nagsumbong po siya sa polo. Sabi ng polo, gawa-gawa mo lang yan. Okay. And then, a couple of weeks after, eto na po, medyo lumalala na po yung ginagawang pang-abuso sa kanya. Meron na pong pananakit. Meron na pong yung pananambunot. Meron na pong panghihipo. And nagsumbong ulit siya po sa polo. Pero yung mga taga-polo, hindi ulit naniniwala. Nagsumbong po siya sa agency, ayaw pa rin po maniwala. Kasi nga po, nagdadagdag lang daw yung ating OFW, baka na homesick lang daw at gusto na umuwi. Sabi pa nga sa kanya na pupunta-punta ka dyan para maghanap buhay, hindi para magtamad-tamaran at maging malungkot. So, the third time after a couple of months na, patay na po yung OFW. Dahil pinagtulungan po nung among babae, dahil sa takot na baka itong si OFW magsusumbong sa otoridad, silang dalawa mag-asawa ay mayayari sa mga otoridad. So, umuwi yung OFW natin, patay na po, na nasa kahon na. Pwede po malaman saan bansa nangyari po yan? Saudi Arabia po. Saudi Arabia. Which is very sad development because ang ating OFWs, tinatawag natin bagong bayani. We created also a department specifically to protect and promote their interests. Sana, okay, and I hope they are, because of this new law, kasi yung new law already gives material existence to the policy na bagong bayani ang ating OFWs, na bigyan sila ng priority. Sana po pati yung attitude, no, magbago na always give the benefit of the doubt to the OFW. Pag magreklamo po ang ating OFW na bagong bayani natin, although kahit may duda ka, burahin mo yung duda mo. Kasi dapat by law, by policy, you give the benefit of the doubt. Tama po ba yun, Ginoong Pangulo? At mangyayari po ba yan under the new regime? Kasi ang tawag ko rito, new regime na. Meron ng Department for Migrant Workers. Tama kayo dyan, Mr. Minority Floor Leader. Ito po yung sitwasyon. Una, sabi ko nga po, kulang po tayo sa monitoring. Kung meron sana constant monitoring, hindi po sana nangyari karamihan sa mga sumbong nakarating sa akin na kahindik-hindik. Pangalawa po, ito pong bagong tinayong Department of Migrant Workers, at meron po sila Migrant Workers Office na kung saan tatawag po yung mga nagsusumbong 24/7 kung meron po sa kanila na abuso. I-review ko po ang qualification ng mga taong inilagay nila dito para makinig sa mga hinaing ng ating mga OFWs. Unang-una para sa akin, dapat yung mga nandito ay merong experience
sa pagdinig sa mga problema natin mga OFWs. As much as possible, sila po ay mga former OFWs para mabilis sila magkaroon ng empathy at sympathy kasi they were in that situation before. Pangalawa, dapat po, kung maaari, sila po ay mga psychologists para agad-agad mababasa nila yung tunay na sitwasyon. Bakit nagkakagano yung subong na OFWs? Bagamat hindi ka panipaniwala, maniniwala sila dahil bilang a psychologist, they know that it really happens, nangyayari talaga yung ganong klaseng sumbong. And then, pangatlo, dapat po, yung mga nagbabantay rito sa migrant workers office, sila po, sila ay merong malawak na karanasan sa social services. Yung pagbibigay po ng tulong social public service sa hindi lamang po sa mga OFW, kundi sa pangkalatang mga kababayan natin Pilipino. Thank you for that, my dear colleague. And Mr. President, I fully agree with the input I heard from our colleague. And under the leadership of Senator Tulfo of our Committee on Migrant Workers, and the guidance that he will provide the new department, sa tingin ko po ay magiging realidad po yung sinabi po ninyo na ganun po qualification, hindi lang po ano no yung basic, hindi lang basic qualifications, may mga kailangan may insight yung tao na tutulong po sa ating mga OFW. So I fully agree. Doon sa interpellation po kanina ni Senator Alan Cayetano, who is a former Secretary of Foreign Affairs, marami po akong natutunan. At isa lang dun sa yung angle, binigay niya sa atin yung angle nung point perspective or point of view of the employer, the foreign employer. Sabi niya, ang samata kasi nung employer, laki na ng gastos ko sa'yo. Mm-hmm. So, W, union. So, yun po yung tanong ko. Ang laki ng gastos ni foreign employer, hindi pumunta yung gastos na yon sa OFW eh. So saan sa sistema natin, saan po pumunta yung ginastos ni foreign employer? Sino po ang nakinabang sa laki ng gastos ni foreign employer? The recruiter and the counterpart doon sa bansa kung saan na-deploy yung OFW. Ganito po usually ang kitaan dyan sa recruitment agency. Yung employer ay mangangailangan halimbawa ng isang domestic worker o kasambahay, and 2,400 yung rate before, as far as I know. Yeah. $2,400. Doon po sa $2,400, kasama na po dyan yung pag-recruit po ng recruitment agency sa province, pamasaian, and then after that, i-house sa isang accommodation, pakakainin. Usually, abutin niya ng up to 2 weeks or sometimes more, pero in a lot of cases, minamadali para makatipid. Doon po sa 2,400, kasama na po yung pamasay papunta sa abroad kung saan siya madideploy. And then, libre naman po yung training, orientation, sa test, sa OWA, etc. So, may natitira po more or less $1,000 dito po sa recruiter. So, paano kikita siya? $1,000, isang tao. Kaso po, by the thousands po ang ni-recruit ng recruiter. So, just do the math. 1,000 times 1,000. If you do that every month, then milyonaryo ka na. That's 1,000 times 1,000 in dollars. So, in dollars. $1,000,000 po yan. So, masasabi po ba natin na lucrative ang negosyo ng local recruiter? Very lucrative. Okay, so Mr. President. Kung ganyan po Mr. President, so justifiable lamang po na talagang pwede silang i-require yung mga bonds para po may kahit may mahabol naman yung ating OFW kung sakaling wala na yung recruiter or wala na yung company. So all of these regulations, which sana hindi expenses lang ng from the point of view of the local agency or recruiter na sa gobyerno pumupunta, but if these are expenses which provide a system, an insurance system, a trust fund or bonds for in favor of the recruited, the OFWs, just in case the worst scenarios happen, Mr. President. Tama po kayo dyan. Senate Minority Leader, Senator Coco Pimentel, I do agree with you. Doon po sa gagawin kong unang-una, kapag nag-usap ulit kami
formally ni Senator, I mean ni Secretary Tutsopli ay yung i-review po lahat ng mga recruitment agency nagpapadala especially papuntang abroad. Tingnan ko po yung kanilang status, ang kanilang records. Strike one policy po ang gagawin ko. Kapag meron pong sumbong na sila po'y naging pabaya sa isang OFW that led to the maltreatment or physical abuse, sexual abuse sa isang OFW, papakanselin ko po yung kanilang licensya, hindi na sila pwedeng mag-recruit, hindi na sila pwedeng magpadala ng workers abroad. Tama po yan. I fully agree. At any rate, mga experience na rin siguro itong mga to, so a strike one policy, they would understand. Alam na nila. They know the business, they know the terrain, they know the rules. They know the situation, so a strike one policy would be a good new policy under this new regime, the new era. Yes, tama ko ka dyan, Senate Minority Leader. Kasi nga po, buhay ng tao ang pinag-usapan natin dito. Correct. One miss you die. Tulad sa mga naikwento ko na nga, nagkamali yung OFW, yung agency naging pabaya, ilang beses tinawagan at wala siyang ginawang aksyon. So therefore, kailangan niya talaga makansila na yung kanyang permit kahit na later on, nagbago siya at nagsisi siya. No way, kailangan pa rin makansila yung kanyang permit at hindi siya pwedeng makapagpadala ng OFW sa anumang bansa. Kaya ako rin po ay nabahala nung narinig ko rin yung kwento nyo na merong employer na nanggahasa ng rape or nag-sexually abuse, Filipina OFW, tapos siyempre umalis na yon, and then ang replacement do ang new recruit niya is another Filipina OFW. Des ginawa na naman niya yung ginawa niya din, so parang recidivist. Exactly. Oh, so at ang masakit dito, Senator Coco Pimentel, ay yung the same agency. Correct. Oh. Same employer, same agency. Correct. So umuwi na po yung una na naabuso, and then after a month or so may dumating na replacement. Wala pa nga isang buwan, replacement niya. Doon sa same amo and same agency ang nag-deploy. Can you believe that? And then nung sitahin ko yung agency, bakit nangyari ito? Nakaligtaan lang daw at huwag mag-alala, paimbestigahan at pagagalitan kung pwede tatanggalin yung nagkamali na staff nila sa agency. Actually, yung mga damages, mga ganun, ano na lang yan eh. That is just remedial, just to lessen the mental anguish, the pain and the suffering. Pero nangyari na nangyari, it is a psychological trauma to the person na hindi natin alam. That could change the course of the life of that person or even destroy the life of that person. Kaya tama po kayo. Siguro nga sa larangan ng pagre-recruit, hindi yung parang baseball na ano, 3 strikes, you're out. I agree with you. 1 strike, you're out, Mr. President. I agree with the new policy under our chairman. So sabi ko na nga ba, our committee is in good hands under the able chairmanship of our colleague. Hindi lang committee natin, our OFWs din. Siyempre, sila po yung subject matter and beneficiaries ng ating committee. Well, last topic na lang po. You were able, Mr. President, to cite the top countries with complaints. Pinangalan po ninyo ni Senator Alan Peter, 3. And then you were able to cite the top kind of work which is involved in the complaints. Diba? So you have 3 countries, then you have domestic workers in top kind of work. So baka pwede na po natin i-table yun. No? So in this country, how many domestic workers? In this country, how many domestic workers? I-check natin, and then yung 3 yun, may kafala po ba lahat yun? Yun po yung plano ko po, Mr. President. Yung this time, magkakaroon na po talaga ng screening doon sa mga bansa na kung saan madideploy natin mga OFW, lalo na pagkapabaian. Halimbawa sa Saudi, UAE, and Kuwait, kailangan talaga meron thorough screening doon sa mga employer to make sure itong mga employer na ito na pupuntahan ay wala pong bad record. And then of course, itong agency na nagpadala doon sa bansang yon sa ating OFW, sila ay may magandang record. At kapag may nakita ako kung hindi magandang record, kahit naman lang tuldok na hindi magandang record sa agency na yon, then hindi po natin i-deploy yung ating OFW sa bansang yon. Pero parati ko pong, Mr. President, naririnig yung kafala system which as explained by Senator Cayetano, is a sponsorship system where the sponsor has control of the travel document
of the recruited employer, which is the passport, most likely. And then nabanggit natin yung top three countries with complaints, UAE, Kuwait, and Saudi Arabia. Ito po bang, sa pagkakalam po ng ating colleague, ito po bang tatlo ay may kafala system? All the three? Yes, yes. Not everybody, but most of them. Kinukumpiska po yung passport kahit na paulit-ulit sinasabihan po sila ng agency. In fairness naman sa ibang recruitment agency, the employers are being told na bawal magkumpiska ng passport kasi nasa agreement na yan. Pero talaga makulit at mapilit yung pong mga employers, kinukumpiska pa rin po yung mga dokumento, yung mga passport kasi iniisip nila na baka tumakas. At kapag tumakas, eh nakapagbayad na sila sa agency, so ayaw nila malugi. Yun isa sa mga reason bakit nila ginagawa yon. And another reason pa, ay yung pinakamasakit, kaya nila kinukumpiska para kapag inabuso nila yung OFW, hindi makapagsumbong, hindi makatakas, dahil kapag tumakas sila, walang papeles, hindi sila paniniwalaan, sila pang ikukulong. Undocumented po. Hindi sila undocumented, they're documented. Pero kinukuha lang yung passport nila, kinukuha nila yung mga working papers nila, wala silang hawak na papeles, maging cellphone nila. Para kung halimbawa, inabuso sila ng abusadong amo at sila ay nakatakas sa bahay nitong abusadong amo o impyerno, and then when they go to the authorities para magsumbong, wala silang dokumento may ipakita kung sino sila. So sa halip na tutulungan sila ng mga pulis doon, sila pa ikukulong, pagbibintangan na undocumented, pagbibintangan na sila magnanakaw, sila mga prostitute, etc. Tama po, Mr. President. Yun na nga ang ano. So, kung alam na natin ito, ang trabaho na pinaka subject to abuse ay domestic workers, pero and then tatlong top three countries, alam na natin, and there may be some other countries na may kafala system din, na hindi siya sa top three na binanggit natin. Posible po ba yun na mayroong other countries na may kafala? We know the top nature of the work. Bakit? And decades na po natin alam ito. If I'm not mistaken, Mr. San President, bakit nagpatuloy as a matter of policy ang deployment ng domestic workers to countries with kafala system? In the name of money, the shortest answer is money, Mr. Senate Majority Leader, Senator Pimentel. Hindi po lahat ng bansa sa Asia ay may kapala system. Meron po mga bansa tulad ng China, Singapore, Taiwan, Hong Kong. Hindi po kinukumpiska yung mga dokumento ng ating mga workers. At maganda naman po yung trato, narinig ko ang treatment sa kanila. So less po yung abuso. Very rare po ako makarinig ng pang-abuso sa ating mga OFW from those countries I mentioned. Usually talagang sa Arab countries, yung nga ulitin ko, ito po yung masakit na katotohanan, kapag nagsumbong po sa mga otoridad, yung ating mga OFW, sasabihin po ng mga otoridad doon, kung hindi ka kasi pumunta rito, hindi ka sana nasaktan. Kung hindi ka sana dumating dito at nagtrabaho sa bahay ng iyong amo, hindi ka sana na-rape. Yung po pinakamasakit na marinig ng isang biktima ng rape na OFW. So Mr. President, under this new era where we have now a domestic the Department for Migrant Workers, and we have someone as knowledgeable about the subject matter as Senator Tulfo as our chairman for the Committee for Migrant Workers, is it possible that in the future we may prohibit the deployment of domestic workers to other countries, especially those with kafala system? That is my goal, our goal, everybody's goal, everybody's wishes na sana mangyari yan. Pero unfortunately, dahil marami pa rin po sa ating mga kababayan ay walang trabaho, kakulangan sa opportunity, sila po ay nasasadlak sa ganong klaseng sistema na kung saan napupunta sila sa mga walang yang amo. At pagdating doon sa walang yang amo, kinukuha yung kanilang mga dokumento, sila po ay madaling maabuso. They're very vulnerable to abuses because wala na po silang mga dokumento para pag sila ay tumakas, magsumbong, hindi na po sila pinapaniwalaan. Yeah, pero yeah, ang ano ko kasi, Mr. President, one mistake or one unfortunate incident and we destroy the life of a fellow Filipino. So is it recommendable, Mr. President, do we assume a hardline position? I will assume, Mr. President, a very, very super, super hardline position. Kanina sabi ko, one strike policy.
magkamali ang isang agency at napatunayan na talaga meron siyang ginawang pabaya, then out na siya, hindi na siya forever na makakapag-recruit ng OFW. At hindi lang doon magtatapos, siguraduhin ko na hindi na siya pwede mag-apply pa gamit ang ibang pangalan, kasi there are agencies, ang ginagawa, kukuha lang po sila ng badami o kamag-anak at iba hindi yung pangalan, at meron po akong way na para ma-track down sila para hindi na po talaga sila forever hanggang sa kanilang kamatayan makapag-recruit ng OFW. And that I'll make sure. Tama po yan, Mr. President. Kaya kung mapapansin nyo, when I interpolate and then we talk about divulging the offender or the offending party, sometimes we divulge corporate name. Sabi ko, we go beyond the corporate name. Pati yung mga individual owners sana or beneficial interests. Yeah. So, yan, gawin po natin yan. Sabi ko, gawin natin sa sugar importers, gawin din po natin dito sa recruiter. But there may be, Mr. President, there may be even one stricter policy, which is non-deployment at all. Of that frequently abused occupation to countries where they are frequently abused. That is stricter even than the one strike you're out policy. So just an idea or a contribution, Mr. President, you know, just also to provoke our chairman of our Committee on Migrant Workers. But once again, allow me to congratulate Senator Rafi Tulfo for that thought-provoking privileged speech, for bringing also to our attention now that we have possibly a new era, beneficial era for our OFWs under a time where we have already a Department for Migrant Workers, and we have His Honor as our chairman for the Committee for Migrant Workers. So thank you very much, sir, for the time you've given. Thank you, Senate Minority Leader, Senator Coco Pimentel.